Nagtataka ka ba kung ano ang pinagmulan at ibig sabihin ng Excalibur, yung astig na espada ni King Arthur na may magic powers at tunay na hari ng Britain? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ang Excalibur ay isa sa mga patuloy na simbolo ng alamat ni Arthur, isang kwento na nakakaengganyo sa maraming mambabasa, manunulat at pati na rin mga artist. Sa videong ito, aalamin natin ang history at meaning ng Excalibur sa iba't ibang sources ng literature at legend ni Arthur. Sisilipin din natin ang koneksyon nito sa mythical island ng Avalon, kung saan daw nadala si Arthur pagkatapos ng huling laban niya kay Mordred. Ang pangunahing hangarin natin ay ipakita kung papaano sumasalamin ang Excalibur ng mga values at ideals ng culture ni Arthur at kung papaano ito nagpapa-inspire sa atin hanggang sa ngayon. Pero bago tayo magsimula, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat video, i-click din yung bell notification icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ano nga bang kahulugan ng Excalibur at saan nga ba ito nagsimula? Ang pangalan ng espada ay may mahaba at komplikadong history na pwedeng balikan sa mga Celtic language ng Britain at Ireland. Ang pinakalumang bersyon ng pangalan ay Caledfu, na nangangahulugan namang hard breach o hard cleft sa Welsh. Ang pangalan na ito ay konektado rin sa Irish na Caladbolg, na ibig sabihin naman ay hard lightning o hard belly. At ito ang pangalan ng isang espada na hawak naman ng payani na si Fergus Mac Roy sa Ulster Cycle ng Irish Mythology. Ang dalawang pangalan ay nagbibigay ng ideya na ang espada ay malakas at mapaminsala, kayang hatiin ng mga bato at mga bundok. Unang ginamit ni Geoffrey of Monmouth ang pangalan Caledfu, isang paring historian noong 12th century na nagsulat ng History of the Kings of Britain, isa sa mga sources ng kwento ni Arthur. Latin ang wika ni Geoffrey at isinali niya ang Caledfu bilang Caliburnus marahil dahil sa mga salitang Latin na tumutukoy sa bakal o espada, gaya ng Chalybs o Calamus. Sikat na sikat yung gawa ni Geoffrey, patapos marami ang nag-translate ito sa iba't ibang wika, pati na rin yung Pranses, na yung wika ng mga mayaman at sosyal ng mga panahon nila. Sa Pranses, ang Caliburnus ay naging Calabrum o Chalabrun, tapos naging Excalibur. Siguro dahil din sa Latin na phrase na Excalciliberatus yung pangalan nito, meaning ay freed from the stone. Kasi ganun nga daw nakuha ni Arthur ang espada sa ibang bersyon. Pero paano sumikat ang Excalibur bilang espada ni King Arthur? At ano nga ba mga features at powers nito? Nasa maraming sources ng literature at legend ni Arthur ang Excalibur at iba-ibang origin at role nito sa iba't ibang time at culture. Sa History of the Kings of Britain ni Geoffrey, si Merlin, yung wizard na nag-advise at nag-guide kay Arthur, ang nagbigay ng Excalibur sa kanya. Galing sa isang bato yung espada kung saan ito ibinaon ng isang dating hari at tanging tunay na tagapagmana lamang ng Britain ang makakabunot nito. Ito ang paraan kung papaano napatunayan ni King Arthur ang kanyang karapatan sa trono at naging hari nga ng buong Britain. Pero sa mga mas bagong bersyon ng alamat tulad ng Merlin ni Robert de Boron at The Death of Arthur ni Thomas Malory, ibinigay ng Lady of the Lake ang Excalibur kay Arthur, isang misteryoso at mahiwagang babae na nakatira sa isang mahiwagang lawa. Tinanggap din ng Lady of the Lake ang espada mula kay Arthur nang mamatay siya, nang utusan niya ang isa sa kanyang mga knights na si Sir Bedivere na itapon ito sa lawa. Habang lumilipad ang espada sa hangin, may kamay na lumitaw mula sa tubig at sinalo ito, tapos bumalik ulit sa ilalim. Ito ay nagpapakita na tapos na ang panahon ni Arthur at bumalik na ang Excalibur kung saan ito galing. Mayroon ding iba't ibang bersyon ng alamat tulad ng Excalibur na naging sandati ni Sir Gawain sa Tale of the Grail ni Chatsandeswa, ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko doon, o nahiram naman ni Lancelot kay Gawain sa Vulgate Cycle at Post-Vulgate Cycle. Ang mga bersyong ito ay nagpapakita kung papaanong binago at inangkop ng iba't ibang manunulat at tradisyon ang alamat na ito para sa kani-kanilang sariling layunin at mga mambabasa. Pero may mga common features at powers ang Excalibur na pare-pareho sa maraming bersyon ng alamat. Isa dito ay ang kanyang scabbard na pumipigil sa nagsusuot ito na mawala ng dugo o masugatan. Isa pa ang kanyang kinang, nakakasilaw at nakakabulag sa kanyang mga kalaban. Ang ikatlo ay ang kanyang talim na nakakaputol sa anumang armas o materyal.
Ang mga katangian at kapangyarihan na ito ay nagpapahiwatig ng katayuan ng Excalibur bilang isang banal at mahiwagang sandata na nagbibigay sa may-ari nito ng tagumpay at proteksyon. Hindi lang sandatang Excalibur, ito ay isang simbolo na may malalim na kahulugan. Ang espada ay sumasagisag sa tamang pamumuno ni Arthur sa Britain na binigay sa kanya through divine intervention. Plus, ang Excalibur ay isang manifestation ng truth and justice, ang mga paniniwala na pinaglalaban ng pag-ahari ni King Arthur. Ang espada ay sumisimbolo din sa samahan ni Arthur at ng kanyang mga knights na nangakong susunod sa batas ng kagitingan at magtatanggol sa mga mahihina at inosente. Ang Round Table, kung saan sila nakaupo bilang magkakapareho, ay isa pang simbolo ng kanilang pagkakaisa at katapatan. Magkakasama silang naglalakbay sa mga misyon at pakikipagsapalaran na sinusubok ang kanilang pananampalataya, tapang pati na rin dangal. Ang espada ay sumisimbol din sa kapalaran at tadhana ni Arthur at ng kanyang kaharian. Ang Sword in the Stone ay isang tanda ng pagkahirang ni Arthur at ng kanyang papel bilang ang Once and Future King. Ang espada mula sa lawa ay isang tanda naman ng ugnay ni Arthur sa mahiwagang kaharian ng Avalon at ang kanyang pagbabalik doon balang araw. Ang nakasulat sa espada na Take Me at Cast Me Away ay nagre-reflect sa dual nature ng kapangyarihan at pananagutan na kasama sa paghawak ng Excalibur. Ano nga bang link ng Excalibur at Avalon, ang mythical island kung saan napunta si Arthur matapos ng kanyang huling laban kay Mordred? Well, ang Avalon ay isa pang mahalagang simbolo ng alamat ni Arthur, isang lugar ng paggaling at hiwaga kung saan maaring buhay pa si Arthur at naghihintay na bumalik. Ang pangalang Avalon ay galing sa salitang Welsh na afal na nangangahulugan ng mga apple at madalas nga itong ilarawan bilang isang paraiso na puno ng mga puno ng mansanas at iba pang mga prutas. Pero ang pinagmulan at kahulugan ng Avalon ay hindi malinaw at may iba't ibang paliwanag at haka-haka. Isa pang posibleng kahulugan ng Avalon ay isa itong Celtic name para sa Glastonbury Tor, isang burol sa Somerset sa England na may mahaba at mayamang kasaysayan ng religious at spiritual significance. Ayon nga sa ilang mga alamat, ang Glastonbury Tor ay ang lugar ng unang Kristiyanong simbahan sa Britain na itinatag naman ni Joseph of Arimathea na nagdala naman ng Holy Grail kasama niya. Ang Holy Grail ay ang cup na ginamit ni Jesus sa Last Supper at nagtataglay ng dugo sa pagpapako sa krus. Ito rin ang pakay ng paglalakbay ng mga Knights of the Round Table na hinahanap ito as a source of divine grace at enlightenment. Ilan sa mga alamat ay nagsasabi rin na ang Glastonbury Tor ay ang libingan ni King Arthur at ang kanyang reyna na si Guinevere at tutuklasan ng kanilang mga puntod nung naghukay sa abad taong 1191. Isang espada na kinilala bilang Excalibur ay natagpuan din sa mga labi pero hindi alam kung totoo ito at kung nasaan ito. Isa pang posibleng kahulugan ng Avalon ay isa itong reference sa isang site ng metalworking kung saan ginawa o inayos ang Excalibur. May mga scholar na nagsasuggest na ang Avalon ay pwedeng nagmula sa isang Celtic word para sa smith o metal tulad ng abal o abalo. Ito ay nag-i-imply na ang Avalon ay isang lugar kung saan may mga skilled craftsmen na nagtatrabaho at gumagawa ng mga sandata at kasangkapan. Ito rin ay nag-i-explain kung bakit ang Excalibur ay connected sa Avalon kasi nga baka dun ito ginawa o pinaganda. May mga evidence para sa teorya na ito mula sa fact na ang ilang mga sinaunang lugar ng paggawa ng metal sa Britain ay matatagpuan malapit sa mga pinagkukunan ng tubig tulad ng mga ilog o lawa na ginagamit man para sa pagpapalamig at pagpapatigas ng metal. Ito ay pwede rin mag-explain kung bakit ang Avalon ay inilalarawan bilang isang isla o isang lawa. Ang Excalibur at Avalon ay maraming iba't ibang meaning at representation sa makabagong panahon tulad ng mga pelikula, nobela, cosplay at LARP o live action role-playing. Ilan sa mga halimbawa ay ang 1981 film na Excalibur ni Jan Boorman na naglalarawan sa Excalibur bilang simbolo ng kapangyarihan at tadhana. Ang 2004 film na King Arthur ni Antoine Fuqua na nagpapakita naman sa Excalibur bilang isang Roman sword na minana ni Arthur. Ang 2006 novel na The Lost Years of Merlin ni T.A. Barron na nag-i-imagine ng Avalon bilang isang mahiwagang lupain kung saan lumaki si Merlin. At ang 2012 TV series na Merlin ng BBC One na nagpapakita ng Avalon
ilang isang lihim na kaharian kung saan dinalang katawan ni Arthur ni Merlin. Sa video na ito, in-explore natin ang history at significance ng Excalibur, ang sikat na espada ni King Arthur. Nakita natin kung papaano nagbago ang pangalan ng Excalibur mula sa mga wika ng Celtic ng Britain at Ireland, kung papaanong lumitaw sa iba't ibang pinagmula ng literatura at alamat ni Arthur, at kung papaanong nakukonekta sa mythical island ng Avalon. Ipinakita rin natin kung papaanong tumutugma ang Excalibur sa mga halaga at halikain ng kultura ni Arthur, at kung papaanong patuloy na nabibigay ng gabay sa atin hanggang sa ngayon. Hindi lang basta espada ang Excalibur, ito ay isang simbolo ng katarungan, katapangan, katapatan at tadhana. Ito ay simbolo ng ugnayan ni Arthur at ng kanyang mga knights na nangako na susunod sa batas ng kabanalan at magtatanggol sa kaharian. Ito ay isang simbolo ng pag-asa na papalik si Arthur isang araw para ibalik ang kapayapaan at kaayusan sa Britain. Ito ay isang simbolo ng magic at mystery na nasa paligid ng legend ni Arthur, isang alamat na hindi huminto na mag-fascinate at mag-enchant sa atin. Pero totoo nga bang Excalibur? Nag-i-exist ba talaga ito? At kung oo, nasa na nga ba ito ngayon? Mga tanong na baka hindi na masasagot, pero mga tanong din na baka hindi na importante sa dulo. Ang importante ay kung ano ang meaning ng Excalibur sa atin, kung ano ang tinuturo nito sa atin, at kung ano ang ini-inspire nito sa atin. Sana nagustuhan mo ang video na ito tungkol sa Excalibur, ang sikat na espada ni King Arthur. Kung oo, pakibigyan naman ng thumbs up at mag-subscribe sa aking channel para mas marami pang video tungkol sa kasaysayan, mythology at kultura. At huwag kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify ka kapag may bagong video kong i-upload. Maraming salamat sa panonood, kita-kits tayo sa next video.